ang paliwanag kung paano nagsimula ang lahat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Absolute Being ay malalaman natin sa episode na ito. At ang muling pagkabog ng Black Heart ni Jinwoo, dahil ito na yata ang pinaka-intense na laban sa lahat ng eksena ng solo leveling, ang pagising ng tunay na kapangyarihan ni Song Jinwoo bilang Monarch of Shadow, ang King of the Dead. Matapos ang napakatinding laban at malapit nang mapatumba ni Jinwoo ang isa sa mga monarch, ngunit sa hindi inaasahang bumaon ng 5 kuko ng King of Beasts sa katawan ni Jinwoo. Binitawan ni Jinwoo ang 2 dagger at sinubukan niyang hawakan ng claw ng King of Beasts, ngunit sinaksak ng King of Snow ang ating bida gamit ang Kamish dagger na binalutan ng ice magic at sinabing ibabalik daw niya ang dagger ni Jinwoo at titingnan niya kung magagawa pa bang makapag-heal ng ating bida kagaya kanina. Kahit gaano pa kalakas si Jinwoo, isa pa rin itong incomplete monarch at hanggang dito lang ang limitasyon ng isang tao. Kaya napakalungkot daw iisipin na hindi masasaksihan ni Jinwoo ang araw kung saan ang kanilang army ay aapak sa mundo ng mga tao, which is ang mga magic beast o denizens of Chaos World. At kapag darating ang araw na iyon, pupunuin niya ng bangkay ang kabundukan, magiging dugo ang agos ng ilog. However, mayroon siyang ibang plano sa bansang kinalakihan ni Jinwoo. Gagawin niyang yelo ang bawat tao at ipaparanas niya ang walang hanggang pagdurusa. Habang hindi makapaniwala si Jinchul sa kanyang nakita kung paano natalo si Jinwoo, umiiyak naman ang ina ng ating bida at si Jin-A. At si Cha Hae-en napadilat ng mata sa nangyari sa pinakamamahal niyang si Song Jinwoo. Habang nagsasuffer ang ating bida sa napakatinding sakit, iniisip pa rin niya na bigyan siya ng pagkakataon para lumakas. Hanggang sa sinabi na ng system, ang kanyang HP ay umabot na sa 0 at ang player ay patay na. Ngunit ang player ay nagpo-possess ng Black Heart at na-meet nito ang lahat ng requirements na kailangan upang magamit ang passive unknown skills. At ipinakitang bigla itong nag-activate ang passive na hindi pa nagagamit ni Jinwoo, ang unknown passive skills. Biglang umilaw ang paningin ni Jinwoo hanggang sa nakita niya ang isang liwanag sa pagbubukas ng kanyang mga mata. Napahawak dibdib si Jinwoo at naalala niya kung paano siya pinatay ng 2 monarch at napagtanto niyang isa lang pala yung panaginip. Napansin ng ating bida na nasa hospital siya at sigurado daw siyang nasaksak ang kanyang puso, subalit ngayon buhay pa siya. Pumasok si Woo Jin-chul sa kanyang kwarto at sinabi nitong gumising na pala si Jinwoo. Kaya nagulat ang ating bida at tinawag niya itong Chairman Woo at tinanong niya kung ano ang nangyari sa 2 monarch at paano siya nabuhay. Nagulat si Jin-chul sa kanyang narinig kaya may 3 siyang bagay na sasabihin kay Jinwoo. Una, siya ay isang head ng surveillance team at hindi isang chairman. Pangalawa, ipapaliwanag daw ni Jinwoo ang patungkol sa mga gumagalaw na statua at pangatlo, paano daw nito nalaman ang kanyang pangalan. Kaya nagulat si Jinwoo bakit pag-uusapan nila ang gumagalaw na statua. Wika nito, pagkatapos daw nila makareceive ng report, nagpadala sila ng mga hunter ng White Tiger Guild at agent ng Hunter Association. Ngunit si Jinwoo na lamang ang naiwan sa loob ng dungeon. Kaya hindi makapaniwala si Jinwoo kung paano ito nangyari sa kanya. Dahil napaka-familiar ang hospital na ito at 2 linggo siya na nagstay dito. Sinabi ni Jinchul na iba daw ang mukha ni Jinwoo sa kanyang profile picture information at tinanong nito kung okay lang ba ang pakiramdam ng ating bida. Sagot ni Jinwoo, gusto muna niyang mapag-isa para makapag-isip at napasabing paano ito nangyari. Nagpalit na ng damit si Jinwoo. Nakita niya ang kanyang stats, inventory, active skills, passive skills, job-specific skills. Hindi naman daw nagbago ang lahat sa kanya, ngunit bakit siya bumalik kung saan huli siyang na-reawaken? Pumasok si Jin-A sa kanyang kwarto at tinanong nito kung masakit pa ba ang ulo ni Jinwoo. Ngunit nagtataka si Jin-A kung pumasok ba siya sa ibang kwarto at tinanong niya kung sino ang ating bida. Kaya napaisip si Jinwoo na magtataka talaga si Jin-A dahil sobrang laki na ng kanyang pinagbago. Kaya sinabi niya, hindi mo na ba nakikilala ang kapatid mo? Sagot ni Jin-A, sigurado ka bang kapatid kita? Tumatangkad ka ata. Wika ni Jinwoo, nag-i-imagine ka lang. Nagpaalam si Jinwoo na pupunta siya ng Hunter Association upang mag-quit sa pagiging hunter. Kaya nagulat si Jin-A sa desisyon ni Jinwoo. Wika ng ating bida, alam niyang umalis si Jin-A sa gitna ng klase, kaya kailangan itong bumalik kaagad sa school. At si Song Yi naman, sinabihan niyang huwag magbalak na mag-drop out sa school para lang maging hunter. Kaya nagulat si Song Yi kung paano nalaman ng kanyang pangalan. At nauunawaan na ngayon ni Jinwoo na bumalik na talaga siya sa nakaraan.
Nagulat ang mga staff ng Hunter Association dahil 2 taon bago sila nagkaroon ng S-Rank Hunter mula nung naging S-Rank Hunter si Cha Hae-en. Wika ni Jinwoo, gusto niyang makausap ang chairman bago ang reassessment. Kaya inimungkahi ng staff na samahan siya papunta kay chairman. Ngunit wika ng ating bida, hindi na kailangan dahil alam niya kung saan ang daanan. Habang pasakay si Jinwoo sa elevator, nakasabayan niya si Kang Taishek at iniisip nito kung ano ang gagawin niyang excuses sa Hunter Association sa araw na ito. Wika ni Jinwoo, hindi pa daw nito inireport sa Hunter Association ang patungkol sa kanyang camouflage skills. Alam niyang mayroong taong gustong ipaghigante ang kanyang anak na babae. Wala siyang pakialam kung ano ang kanyang gagawin sa mga kriminal. Ngunit kapag sasaktan daw nito ang mga inosenteng hunter, siya mismo ang papatay kay Taishek. Habang hawak-hawak ng ating bida ang dagger ni Taishek. Kaya nagulat si Taishek kung paano nito nakuha ang kanyang dagger at sinabi ni Jinwoo na ito ang una at huli niyang warning. Kaya napatanong na lamang si Taishek kung sino ang taong nito. Pumasok si Jinwoo sa office ng Chairman Gogan-hae at binati ito ng ating bida. Pangiting sinabi ng chairman na parang alam daw ni Jinwoo ang procedure dahil pagkatapos ng resulta gusto siyang makita kaagad ng isang bagong S-Rank Hunter. Napansin ni Jinwoo ang notice ng system na tinatanong siya kung gusto ba niyang i-restart ang mundo. Ngunit hindi lang ito pinansin ng ating bida. Sinabi ni Jinwoo na mayroon siyang offer sa chairman. Gusto niyang palitan ang regulation na mabibilang as a hunter ang isang summoning creature for raid participation. At kapag magagawa ito ng chairman, siya ang bahala sa mga ants sa Jeju Island. Napasigaw ang chairman at huwag daw itong magpapatawa dahil marami ng raids na isinagawa sa Jeju Island at nabigo lamang. Ngunit nagulat ito nang nakita ang walang katumbas na magical energy ni Song Jinwoo at sinabi ng ating bida, ito lang ang mabibigay niyang patunay sa chairman. Kaya hayaan siya at ibigay sa kanya ang pahintulot at siya na ang bahalang mag-exterminate sa mga ants ng Jeju Island. Nagulat ang chairman sa kanyang nasaksihang kapangyarihan kung paano nagkaroon ng ganitong kapangyarihan ng isang individual na mas malakas pa kaysa sa isang national level hunter. Muling nakita ni Jinwoo ang mga nakilala niya noon. Ang grupo ni Wang Dong-suk, ang laban niya against Kang Taishek, ang pagpapaalam ni Miss Joo-hae, ang Raid Gate Incident, ang grupo ng mga High Orcs, ang pag-extract ni Jinwoo kay Bero hanggang sa napapikit na lamang si Jinwoo sa kanyang mga mata at sinabing itigil na natin ito. Alam niyang isa lang itong ilusyon at kailan daw ito magpapakita sa kanya. Biglang umitim ang kinatatayuan ni Jinwoo at nagpakita ang napakadaming notice ng system kung gusto ba niyang i-restart ang mundo. Napansin ni Jinwoo na mayroong paparating at tinanong niya kung sino ito at magpakilala. Sagot ng isang nilalang, siya ang King of the Dead. Sinabi ng King of the Dead na pwedeng mabuhay si Jinwoo ng ganito na parang walang katapusang masayang panaginip. Sagot ng ating bida, bakit gusto mo akong mabuhay sa mundong ginawa mo? Wika ng King of the Dead na si Jinwoo mismo ang creator sa mundong ito. Dahil daw sa pagnanasa ni Jinwoo na itama ang pagkakamali sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan nakabuo daw ito ng sariling mundo at ngayon nasa loob sila ng domain ng kanyang kapangyarihan at ito daw ang eternal slumber or death. Matagal niya nang napapanood si Jinwoo kahit nung nasa bingit ito ng kamatayan na siya lang ang nag-iisang gusto pa rin mabuhay at umaasang lumakas. Siya daw ang nag-iisang record ng struggle ni Jinwoo. Siya rin ang evidence of resistance at siya mismo ang reward ng sakit na nararanasan ng ating bida. At kahit ngayon siya ay nasa eternal slumber at wika ng King of the Dead, ikaw ay ako, Song Jinwoo. Sa loob ng kanyang domain, malaya si Jinwoo na gawin ang kanyang gusto. Kaya daw nitong ibalik ang lahat na nasa kanya sa pamamagitan din ng sarili nitong domain. At hindi lang yan ang kakayahan ng kanyang domain, kaya daw nitong i-create at mag-destroy at kahit baguhin ng mundo na parang isang omnipotent power. Kaya tinanong ng ating bida kung ang ibig sabihin ba nito na pareho silang pinoposes na kapangyarihan. Matagal na daw niyang hinihintay na makita si Jinwoo upang magpakilala. Siya ang Monarch of Shadow, ang King of the Dead, ruler ng mga patay at ang namumuno sa pinakailaliman ng kadiliman. Kaya nagtanong ang ating bida kung bakit siya ang napili. Sagot ng Monarch, ipapakita niya kung bakit, kung saan sila nagsimula at siyang simula rin ni Jinwoo. Sobrang ganda talaga ng Six Eye Gojo t-shirt design natin mga lords at sobrang dami ng nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section.
Pagkatapos, napadilat ang mga mata ni Jinbu sa loob ng yelo na ginawa ng Monarch of Frost upang kulungin ang ating bida at tuluyan ng mamamatay sa loob ng Ice Magic Spell. Napansin ng King of Beast ang pagbukas ng mga mata ni Jinbu at hindi siya makapaniwala dahil dapat kanina pa itong nawalan ng hininga. Napansin din ni Thomas Andre ang pagkawala ng presence ng mana ni Jinbu, kaya nag-aalala si Bai Kyunho dahil ibig sabihin wala nang makakapigil pa sa dalawang beast. Samantalang si Lim Taegyo ay naghanda ng magpakawala ng magical arrow towards Monarch at napasabing dapat hindi siya nakikinig sa lalaki kanina. Baka hindi pa daw uli ang lahat, baka posible pang mapigilan nila ang kalaban kung gagawa sila ng cover para kay Jinbu. Kailangan niyang pigilan ng mga ito kahit ang isang national level hunter ay nabigo at wala nang balikan pa sa desisyon na ito. Sumigaw ang Fiend Guildmaster na maghanda ang lahat sa kanyang magiging signal at ang kanilang target ang beast na gumagamit ng Ice Magic Power. Ngunit napansin ng King of Snow at ni Lim Taegyo ang bigla ang pag-apaw ng kapangyarihan ng ating bida at napasabing paano ito nangyari. At nakita niyang ang Black Heart sa dibdib ni Jinbu ay kumakabog na parang drum sa lakas ng tunog na ikinagulat ng dalawang Monarch. Narealize ng dalawang sitwasyon at hinding-hindi daw ito pwedeng mangyari ang pagising ng isang True King pagkatapos nilang patayin ng isang incomplete Monarch, kaya kailangan nila itong pigilan kahit anong mangyari. Kaagad sumalakay ang dalawang Monarch upang pigilan ang awakening ni Jinbu bilang isang tunay na Monarch of Shadow. Subalit na dislocate ang mukha ng King of Beast sa lakas ng sipa na umatake sa kanya habang bumangga naman siya sa King of Snow, kaya tumalsik ang dalawa. Ito pala ay si Song Il-wan, ang ama ni Jinbu, habang hinanda na rin ito ang kanyang dalawang dagger at sinabing walang pwedeng makakalapat na sinumang daliri sa kanyang anak. Samantalang ipinakita na ng Shadow Monarch kay Jinbu kung paano nagsimula ang lahat. Sa ibang mundo, nung wala pang umiiral, mayroon lamang liwanag at dilim. Ang Absolute Being hiniwalay ang liwanag at gumawa ng Messenger of God. Hiniwalay din niya ang dilim at gumawa ng walong Monarchs. Ang mga Monarch ay ginawa upang magwasak, habang ang mga Messenger of God ay ginawa upang pananatilihin ang balanse ng mundo. Kaya dito na nagsimula ang walang hanggang patayan sa magkabilang soldier. Pagod ang lahat sa walang hanggang katapusang digmaan, kaya ang The Greatest Fragment of Brilliant Light ay nagtanong sa Absolute Being kung bakit hindi nito tinutulungan ng kanyang tapat na alagad. Hindi ba daw naririnig ang sigaw ng hindi mabilang na soldier na namamatay para sa honor ng Absolute Being? Kaya humingi ng pabor ang The Greatest Fragment of Brilliant Light na bigyan sila ng lakas upang lipulin ng mga kalaban. Subalit ang Absolute Being hindi nag-respond. Narealize ng Fragment of Brilliant Light na ang kanilang away against Monarch ay isa lamang entertainment ng Absolute Being at hindi nito gustong matapos ang digmaan. Ang commandments na thou shall worship God ay ang pag-worship sa Absolute Being. Thou shall praise God. Ang lahat ng mga naghihiyawan at umiiyak sa laban ay para lamang sa Absolute Being. Thou shall prove thy faith. Ang lahat ay dapat nanunumpa sa kanilang katapatan sa nag-iisang Absolute Being. Ang tatlong commandments ay kanilang sinunod, ngunit ang kanilang bilang ay mabilis lamang nabura dahil sa digmaan at mamamatay pa rin silang lahat kahit susunod sila sa commandments dahil sa walang katapusang digmaan, at ang digmaan na ito ay hindi matatapos hanggat nandiyan ang Absolute Being. Wika ng Monarch of Shadow, ang Fragment of Brilliant Light, ginamit ang kanilang mga sariling espada upang tapusin ang walang saysay na digmaan, at ito ang paghihimagsik. Tinuro ng Monarch of Shadow ang kanyang anyo bago siya naging isang ganap na monarch at sinabing siya ay isa sa mga Messenger of God na tumayo upang labanan ang mga naghihimagsik na mga Fragment of Brilliant Light. Subalit ang kanyang army ay walang binatbat sa dami ng army ng mga kasamahan niyang Messenger of God. Akala niya na ito na ang kanyang katapusan. Ngunit nung binuksan niya ang kanyang mga mata, siya ay nasa ilalim na ng kadiliman. Nalaman niya na binigyan siya ng sekretong kapangyarihan ng Absolute Being at binanggit ang salitang Arise. Muli siyang nabuhay bilang isang Shadow Soldier. Isang Shadow Soldier sa sarili niyang kapangyarihan. Pagkatapos, nagsagawa siya ng Shadow Extraction sa mga soldier na namatay sa laban against sa mga kasamahan niyang Fragment of Brilliant Light, at pinamunuan niya ang mga bagong soldier papunta sa laban. Subalit nung bumalik siya, ang lahat ay huli na at ipinakitang patay na ang Absolute Being.
At dito lang nagtatapos ang ating kwento, mga lads. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!